Isinan mo sa akin, yoga ba yun, particular? Yoga siya, pero hindi naman nag-focus si Dr. Willie doon ng maraming oras. Pagdating sa meditation, nag-focus siya lang sa sinabi niya na yung sa nature, doon ka makakakuha ng marirelax ka, which is true. Walang problema doon sa kuna yun. I think yung binabato lang nila na yung sa yoga, yung sa pampababa ng blood pressure, yung... Parang medyo involved siya sa new age spirituality. Yes, pero yung wala kasi tayong enough information sa... Oo. I would say na... Kumbaga, hindi rin ako yung right person to talk about ganing mga spirituality niya, di ba? Pero good thing nga yung may exorcist siya nakakilala, no? Sana na nakakausap niya pa rin until today yun, si Father Danestacio. Marami tayong hindi kasi alam na sa personal niya eh. Kasi yung mga kinocomment sa kanya, halimbawa, New Age, marami namang hindi naman nakakaalam sa New Age maski mga kaparian niya. Ah, talaga? Hindi niyo ba pinag-aaralan sa seminary eh? Wala. Saan mapag-aaral? Anong kanyan? Wala kay spiritual ganun course? Something like that? Ang pag-aaralan niyo yung sa Catholic. Halimbawa sa spirituality, Ignatian spirituality, Benedictine spirituality, Franciscan spirituality, Carmelite spirituality. Hindi yung mga ganyan. Ah, wala talaga? Wala. Pero nasa catechism yan. Ang catechism, pagka nag-aral kayo sa seminaryo, may mga i-refer kayo kung ano yung topic na pinag-aaralan. Ah, so hindi siya parang kabuuan ng CCC? Parang walang something course na ganun? Wala. Halimbawa, may sa klase namin na yung, let's say, sacraments. Hindi. Ito na ba yung simula? Hindi pa. Halimbawa yung sacraments. Sacraments, halimbawa, may i-refer na saan mo makikita. Mapag-usapan namin yung tungkol sa anointing of the sick. And then, i-refer kami sa dokumento ng simbahan. Ano yung sinasabi nila sa dokumento ng simbahan? Yun. Halimbawa, tungkol sa anything, laging i-refer ka sa mga dokumento. Ano yung official statement ng church? So pero parang walang, ano lang, chapsuy, parang ano lang, nagli-link lang, parang reference, ganun. Reference, puro references. Quoting lang. Wala. I understand. Kaya yung halimbawa, maski sa liturgy, maraming mga pare na hindi familiar sa liturgy. Kaya ang nangyayari ngayon, pag naging kwan sila, pares, priest dyan, halimbawa, dito pastor, kung ano yung maisip nila na maganda, yun na yung ginagawa. Pagka halimbawa, may mga minister sila na sa environment, ganito yung gusto nilang ayos ng simbahan. Oo. Wala din alam yung pastor, okay lang. Ngayon, pag may pumasok na newly ordained parochial vicar siya o assistant parish priest at kabisado niya, so ang gagawin niya, i-correct niya yun. Doon magkakatrouble. Ah, doon magkakaroon ng... Sasabihin ng mga ministers, bakit nakikialam itong parang ito, puro binabago, kabago lang ito. Oo, tapos isusumbong sa pastor, sasabihin naman ng pastor, bakit mo pinakikialaman yung mga yan, ganyan. So, diyan na nagbabangga-banggaan kasi wala silang tinitignan na iisang guidelines how to decorate the church every liturgical season na mag-change. Saan ilalagay dapat? So, in short, yung mga sinusuot nyo sa color, kung di saan... Paano niyo napapag-aralan yun? Meron tinatawag na ordo. May maliit na booklet na makikita mo dun sa sacristy.
Nakalagay Okay. doon yung kung ano yung mga readings. Kapag may mga lector, tinitingnan nila yung readings for that day. Tapos tatanong nila yung pare, Father, may mga kwan dito, may mga other options. Ano ba yung babasahin namin? Ganon. Tapos nakalagay din doon kung ano yung color ng vestment. Tapos ano yung sineselebrate na feast day or memorial day. Nakalagay din doon. Nakalagay ko. So parang sinusubo na lang sa parish priest yun or sa paring magmimisa. Kumbaga yung nag-aayos na lang yung maghahanda ng lahat. Pati yung susubo. Yes, may tinatawag tayo na sacristan. Yung sacristan siya nag-aareglo nun. Pero karamihan kasi sa mga tawag dito, mga sacristan, wala rin background din doon. May isang tinuturoan ko rin sila ng kung paano bumasa ng ordo. Maraming beses na ako nagkaroon ng mga conflicts diyan kasi yun ang pinagbabasehan ko yung ordo, pero yung sacristan doon na dati wala nga lang CEO, galit sa akin. Hindi ko CEO ng meron kasi naka-assign ako sa Los Altos noon. CEO siya ng dating CEO siya ng isang big multi national company dito sa US. Sa Silicon Valley. Tech company? Hmm. Mga VIP. So, nagbo-volunteer na sa Kristan. Galing, pero hindi naman porque tawag dito, porque doon ka, kabisado mo na lahat. Maski rin, hindi naman porque pari ka, kabisado rin yung aspeto na yun. Hindi rin. Depende so, rin pride sa issue. Pride issue, ego talaga. Pag tinaman ng ego, talagang away na. Gulo. Mahirap. Putol ba yung pan ko dyan sa screen? Putol? Hindi. Tama lang, Pads. Yung nakikita mo dyan. Hmm. So, mahirap magsalita sa pan. Sa, lalo na ganito in public na yung may sinasabi nga we don't wash dirty clothes in public. So, you don't do your laundry in public. So, mahirap. Kaya kay Dr. Ong, winarningan ako na we have to be very careful na if we're gonna present this, yung kwento, yung we do not kwan, put Dr. Ong. Bibigyan natin siya ng kwan. Kumbaga parang empowering ang discussion. Empower natin. Lilinisin din natin sa kanya na we're not here to kwan ano. Kumbaga, andito tayo para linawin yung mga kwan, yung mga issues na binabato na wala tayo sa posisyon. Kasi pag sinabi na wala tayo sa posisyon kasi kung merong tao dito na walang karapatang magsalita sa kalagayan niya, tayo yun. Tapos eto tayo, pinag-uusapan siya. Kasi relevant siya eh. Ha? Oo, social ano siya, figure, public figure siya. So parang minsan, di ba, involve ang mga tao sa kanya. Kumbaga di sa atin ngayon, hindi natin iwa-water down yung kung meron talagang dapat i-correct or merong dapat i-inform. Halimbawa, tungkol sa kanyang sa comment na gano'n, ang sasabihin na naman natin ako naman na nangyayari naman kasi talaga yung kapag hindi tayo aware. Correct. Pero hindi nangangahulugan na porque nasabi mo yon. Ang daming ang madre na gumagawa niyan. Ang daming, maski nga kapatid ko, sinabihan ko na hindi compatible. Pero iniisip ko naman si Jesus, ganyan. Yung mga ganung bagay naman ay hindi naman gaanong nakaka-apekto sa kanila, lalo na kung talagang sinasabuhin naman nila yung mga utos ng Panginoon. Yun nga lang nakaka-contaminate kasi yung sinasabi natin na pinaghahalo-halo yung dalawang tradition. Pero hindi naman sa lahat nagkakaroon ng masyadong grabing epekto yung ganon. Halimbawa kasi pagdating sa, maski rin sa mga kananyo, sa usap-usapan, maliban lang sa mga experts talaga, nagbabanggaan din yung mga exorcista at saka yung mga among exorcist, meron din silang mga diskusyon na ano ba talaga na kung halimbawa nag-yoga ka, talaga bang kung pinapalitan mo naman ng kwan, pinapalitan mo naman ng mantra. Yun. Pero yung pinalitan mo siya ng mantra, pero yung mga position niya ay yoga, syncretism na yun eh.
Tama. Oo. Yun, mas delikado yun sa mga may mga issues na. Sa mga wala namang issues, hindi pa gaano makaka-apekto yan. Pero mas maganda na siguro na yung ginagawa natin ay yung mga resources na natin sa Catholic Church. Dami-dami natin mga resources. Hindi natin alam, hindi natin na-explore. Kaya kung saan-saan tayo pumupunta. Siguro, start na tayo, Padre, para magtuloy-tuloy na yung discussion natin. Start muna tayo with opening prayer. Baka sakaling gumana yung camera. Sige. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we call upon your holy name to send us your Holy Spirit and put us in the bubble of protection so that whatever we discuss in this platform, it will always reveal how much you love us. It will always reveal the right path and truth. It will always reveal how much you would like us to participate in constructing and building your church here on earth. Please continue to protect us, guide us, and bless us. And as we celebrate the memorial of the guardian angels, we thank you, our dear guardian angels, for walking with us, protecting us, and directing us to the right path. And we ask this through Christ our Lord. Lord. Amen. Amen. In the Father, and the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Oh, hello po, Father Randy Valentine, for guesting again dito sa ating programa. Sabi mo nga yung gusto mong maging parang team ng usapan nito, tea for the soul. Kasi nga, it calms our soul every time na, it refreshes our soul every time na nakakarinig kami ng mga spiritual guidance from you, Padre. So, and nabanggit mo nga na Feast of the Guardian Angel at we encourage talaga bawat Katoliko nanonood ng interview na to invoke their guardian angels, di ba? I mean, i-maximize at humingi sila ng tulong dahil angel is real, di ba? Yes po, Father Adrian. Father Randy, ngayong araw na to, napaka-importante ng pag-uusapan natin. Sinuggest ko nga sa iyo, baka pwede natin to pag-usapan dahil itong pag-usapan natin topic, isa sa kilalang, very public, na very well-known na doktor dito sa Pilipinas sa kanyang ginagawang charitable works. At napakabuting puso ni, sasabihin natin si Dr. Willie Ong. At maraming very interesting yung pangyayari sa kanya, especially sa kanyang dinadanas na sarcoma. We pray for him, pero marami din tayo matututunan sa nangyayaring suffering niya at mga karanasan niya ngayon. So, Father Randy, mayroon ka bang unang introduction for this topic? Opo, Brother Adrian. Ako mismo, when ako subscriber ako ni Dr. Ong, na kilala ko siya during the time of pandemic, nung time na halos wala tayong ginagawa, lockdown. At talagang marami akong natutunan sa kanya para alagaan ko yung aking kalusugan. At naririto tayo ngayon dahil maraming mga pag-aagam-agam at maraming mga pangungutya sa mga pinagdaraanan ngayon ni Dr. Ong. May mga issues na ibinabato at may mga talakayan na masasabi ko naman ay valid. Pero sa usaping ito, ang nakikita ko na magiging tema natin dito yung pastoral approach dito sa mga nangyayari. Kasi marami nang nagkakasakit sa atin, hindi lang naman siguro si Dr. Ong. Sunod-sunod na celebrities, nakita natin naging grabe ang mga kalagayan nila. Ngayon, hindi rin nakaligtas si Dr. Willie Ong.
At maaaring tayo rin mismo ay hindi rin makaligtas dito sa sitwasyon na yon. At kamakailan lang nabalitaan ko rin, hindi ko napapansin na ang isa rin sa mga na-interview mo ay may sakit na pinagdaraanan ngayon. Kailan ko lang nalaman, I think 2 days ago, si ang ating kapatid na si Father Feloni. Ah, yes. Oo. Mm-hmm. Oo. So hindi ako aware na nagkasakit siya. Siya medyo nag-ano siya, sabbatical leave siya ngayon. Parang leave muna siya sa social media, yung mga recording. Mm-hmm. Oo. So, kumbaga, tayo rin mismo dumadaan dito sa pagkakataon nito. At bilang isang chaplain sa hospital, when we are sick physically, naapektuhan din yung ating spiritual journey. Mas lalo tayong nagiging vulnerable pagdating sa mga atake, temptation, at very sensitive din tayo sa lahat ng bagay. And at the same time, with proper handling of this difficult situation, pwede din tayong mag-grow tremendously sa ating spiritual life at relasyon sa Diyos. Mm. Speaking of Father Luciano Feloni, kaka-public na ba? Ano ba yung status ng kanyang sakit? Doon ko rin nakita sa Facebook account niya. Hindi ako aware. Pads, alam ko lang may sakit, pero nabanggit niya ba doon anong sakit? Para? Wala akong nakita doon sa Facebook. Personal ko na lang siyang tinanong. Siguro first question ko sa iyo, Pads, tukol sa issue ni Dr. Ong. Posible ba na, kasi ang dami kong nakikita na comment, especially do sa interview ko with Father Joseph, na dapat daw magpa-deliveran si si Dr. Willie Ong, ganyan-ganyan, dapat daw punta daw ni Father Joseph, etc. So, posible ba na ang sakit niya na nararanasan ni Dr. Ong ay may kaugnayan as spiritual attacks? Paano mo siya coming from the people na walang kadire-direct contact kay Dr. Willie Ong, kumbaga, pare-pares lang tayong nakikisaw-saw sa mga napapanood nating balita. I think none of us dito sa social media, wala ni isa sa atin ay hindi credible to give any comment or opinion. At ito muna yung, bago ko sagutin muna yan, lilinawin ko muna na dapat pagka may mga cases tayo na ganyan, lalo na mga public figure, kahit naman hindi public figure, kahit ordinaryong tao, dapat tinitignan natin yung sitwasyon with eyes of compassion and understanding. Kasi yung modelo ng pagtingin sa isang bagay o isang tao with compassion and understanding, it leads us to love and actions that relieve suffering. So sa halip na makatulong tayo dun sa tao, kapag nalaman pa ng tao yung mga pinagsasabi natin, nagbibigay pa yun ng additional na sakit para sa kanila. So sa lahat ng mga nasa team ng exorcism sa Ministry of Deliverance, alam naman nila na bago sagutin ng isang bagay, unang-unang ginagawa is ginagawa nila yung spiritual diagnosis assessment. So ganyan din sa hospital, kapag ka na-admit ang isang pasyente, may pupunta na staff doon ng hospital at magtatanong-tanong na yan. So, kaya yung mga tanong na yon, sometimes mabubuisit ka bilang isang pasyente, ayaw mong sagutin kasi parang you feel insulted, parang, halimbawa sa akin, magdo-donate lang ako ng dugo. Tapos, ang daming tanong. Tinatanong pa na, sir, meron may po patato ka ba? Ganyan. Are you practicing homosexual? Are you active? Ganun.
tapos ganito, eh, parte ng kwan yun, parte ng tanong, tapos sasabihin lang, yung kasama ko, galit na galit, tinanong daw siya kung buntis siya, ay magdodonate. Privacy yun. Naisusunod, sabi ko, di, parte talaga yun. Isa naman, tinatanong kung practicing homosexual siya, kung may mga partner, insulto. Isa nga, sabi niya, wala nga ako boyfriend, wala nga naniligaw sa akin, yun nga ang pinakamasakit. Tapos tatanong kung buntis ako, ay magdodonate lang ako ng para-parehas lang kami mag-donate na ako. Truth hurts. Truth hurts. Maski rin yung ano eh, maski rin yung lies, they hurt also pagka... kaya nga, di ba, kapag ka nag-spread tayo ng fake news, may masakit yun sa biktima kasi ang mga kasinungalingan, may binibigay din niyang sakit sa tao. Parang katotohanan, may binibigay ding sakit kasi nga, di ba, it hurts kapag totoo. Kapag kasi nalingan, it hurts din kasi may hindi totoo. Oo. Kaya yung, defamation yan eh. Sinisira mo yung tao eh. Kaya hindi lang katotohanan ang one ng nakakasakit. Masking kasi nalingan, pareho silang nakakasakit. Nagkakaroon siya ng damage. Lately medyo may mga nagpapakalat sa akin ng ano ha, kasinungalingan ha. Sa social media. So shout out sa inyo ha. Ito lilinawin natin to kasi tea for the soul ang ating kwan dito, no? Kung ano yung mga makakatulong sa kaluluwa natin. So ito yung delikado kasi sa pagpapakalat ng fake news. Lalo na ang platforma mo ay social media. Isipin mo, ilang tao ang makakapanood doon sa sinabi mo na fake news. So, ito para sa lahat ng nanonood. Kapag halimbawa ako, nag-spread ako ng fake news kay patungkol kay Brother Adrian, diba sinabi ko, yung nakikita niyong magandang ilong ni Brother Adrian, peke yan. Hindi yan totoo, nagpa-kwan niya, nagpa-bego siya, ganyan. So sabi natin na hindi yung totoo, no? Ang sabi natin na hindi totoo. Lahat ng mga taong naniwala sa sinabi ko, liable ako. In the eyes of God. Siyempre, yung mga sinabihan ko, kapag sinabi pa nila yun sa iba, sinabi pa doon, sinabi doon, liable din ako doon. Parang ganito kasi it reminds me of Saint Camillus de Lelis. Oo. Kasi may pumunta sa kanya na pan eh na isang tao na humingi ng sa confession ng tawad. Tapos yung case doon is about spreading rumors. Tapos ang maganda yung sinagot ni St. Camillus. Sinabi niya na pumunta ka sa taas ng bubong, ng bahay, ihagis mo yung mga dahon. Tapos, may mga hangin pa nung time na yon, and then pulutin mo lahat ng dahon na hinagis mo. Paano po ang magagawa yun? Alam ko yung analogy na yan, no? Diba? Ano po ang magagawa yun? Yung ganun yung extent nung damage ng fake news. At in the end, pag tayo halimbawa umarap na sa Panginoon, in the end makikita natin yung extent ng damage, injury ng ginawa natin sa isang tao. Yun ang totoong diabolic, no, padre. Yung manira ka nang walang basehan. Kahit nasabihin natin na may basihan, sabihin natin may basihan, totoo, pero kapag ka inilabas mo publicly at makakasira pa rin doon sa pagtingin ng ibang tao, halimbawa, okay na yung pagtingin ng tao doon sa iyo, tapos sinabi ko pa rin, kahit na sabihin natin totoo, pero this is a very confidential thing, sinabi ko pa rin sa ibang tao na apektuhan yung relationship nila sa iyo dahil sa ginawa ko, liable pa rin ako doon. How much more kapag ka hindi totoo? Yun. Kasi may mga bagay na
totoo, but we keep it confidentially, right? Mm-hmm. Halimbawa, sabihin natin na meron tayong professional relationship. Mm-hmm. Director, kung ako, spiritual director, spiritual director kita. Tapos, may mga sinasabi ka talaga sa akin na totoo. You reveal the description. Confidential. Mm-hmm. Yeah. And then, totoo yun. Isinier ko sa isang tao. Totoo yun. Mm-hmm. Hindi pa rin tama yun. Kahit totoo. Totoo. Kung halimbawa, makakasira sa iyo. So siguro may mga circumstances na we need to tell the truth. Mm. Eh, pero kung sagot mo na lang na ano yun, yung nasa farm po kasi ako, kaya di ko alam. Laking farm po kasi ako. Yes, yes. Ano yung common na statement ngayon? I refuse to... that will incriminate my... Favorite nila yan ngayon, no? Mm. So... I invoke my parang something ganun. Parang ganun nga. Hindi kasi updated ka. Yun, kapag halimbawa, totoo yun, hindi mo naman sinabi, sin of commission yun. Kahit okay. Natotoo siya, kung makakasira naman talaga sa... May mga bagay na dapat tayong magsalita. Yun lang ang clue doon. May mga pagkakataon na kailangan natin magsalita kasi totoo yun. Dinidemand ng pagkakataon na malaman yung katotohanan. Hmm. Yun yun. Pero may mga bagay naman na hindi naman ganun kagrabe. Sabihin natin, it's between you and me. Totoo yung sasabihin ko tapos kinalat ko. Kasi titingnan mo rin, kung may, alam ba, sabihin natin na totoo na itong taong ito ay nagparitoke, itong taong ito nakuha niya yung kanyang yaman. Pero kung ang halimbawa, ang intention ko by spreading it is to destroy, yung iba't ibang usapan din yun. Hmm. Doon sa bad intention mo, doon ka madadali. Not the information so na sinasabi mo. Additional information na yun. Eh kaso pag ang intention mo, dahil inggit ka, yun ang mas matindi, no, Padre? Yan ang diabolical kasi, sa Tagalog kasi, ang inggit sa atin, at pag in-English mo yung inggit, ano yung inggit sa atin? Envy. Oo. Pwede rin jealousy. Jealousy. Oo. Mm. Pero ano yung pinakaiba ng jealousy at envy? Yung jealousy, wala ka kasi nun eh. Kaya nakakaramdam ka ng inggit. Gusto mo rin magkaroon, bawa, may nakita ka na very successful sa buhay, kaklase mo, kabatch mo, tapos ikaw hindi. Mm. Di ba nakakainggit yon? Pero pagka ang attitude mo ay, ha? Pansamantala lang yan, babagsak ka rin. Mag-antay ka after 3 years, ganun. Halimbawa, ikaw, nainggit ka dahil kasi nagpakasal si Mr. X and Miss B. Tapos sabi mo, inggit ka kasi. Hiwalay din yan. Na ikaw hindi. Ay, wala rin yan, 3 years yan, hiwalay din yan. Yung nagwi-wish ka ng one, nagwi-wish ka ng masama. Yung isang inggit, na, yan yung envy. Hmm. Tapos, inggit na inggit ka kasi ang ganda ng wedding arrangement talaga sa church. Tapos sabi mo, madapa, sana kayong dalawa dyan. Yan yung envy. Pero yung jealous, nakita mo ganun, sana ako rin. Sana all. Oh. Uy, sana all. Bakit? You know, Di pala okay yun, yung impression na sana all. Kasi diba ang sinabi sa Bible, ang ating Diyos ay jealous. Our God is a jealous God. Kasi yung attention na dapat na binibigay natin para sa Kanya lang, binibigay din natin sa iba. Halimbawa, yung syncretism. Sabihin natin na, okay, ang mahal na Santo Niño, recently lang, diba, ang daming imahin ng mahal na Santo Niño ang pinagsisira-sira sa Pilipinas. Oh, yes. Kasi sila yung mga
mga tawag dito, yung Santo Niño approved. Na may curse. Oo. Yung mga pampaswerte, gala, na ang spirituality nila is to promote swerte, which is contrary sa real presence and message ng Santo Niño natin sa Cebu. So doon pa lang makikita natin na yung pagkakaiba. Pero yung sakwa natin, balikan natin yung jealousy na yan. Ang mangyayari kasi kapag nag-wish ka ng masama dahil sa inggit, envy na yun. Yan yung character ni Satan sa scripture. Okay. Ganda nun ha. So pag nakakaramdam ka rin na parang gusto mo rin maging katulad niya, jealousy yun. Pero pag nag-isip ka na ng masama, envy na yun. No? Pero yung jealousy pala, kasi na yan can lead okay. to negative pandin. Kasi kung yung jealousy na yan, yung magseselos ka, kasi yung jealousy kasi in the first place, it's not a positive emotion. Diba? Yes. Alam ko na gano'n. Pero kung halimbawa, dyan mag-start yan, naging positive yan, nagiging inspiration na. Dahil gusto mong sundan yung yapak niya, gusto ko rin maging katulad niya. Nagiging inspiration yon. So, yung negative feeling kasi yung halimbawa, yung sa nakita mo na gano'n na yung sana ako rin. Ganyan. So, pwede tawagin yun na holy jealousy? Kasi kay Christ, kay God kasi ginamit yung term na jealousy para ipakita talaga na yun ako na parang unfair. Okay. Pero dahil pure si ang ating Panginoon, He is pure. Hanggang doon lang yung kanyang pan, jealousy na sana ako sana sa akin kayo nakatuon. Pure. Okay. Kaya pupunta pa rin talaga kasi tayo wala naman tayong ganun. Siya yung source of goodness. Siya yung pandoon. Tayo magiging pan tayo yung parang i-imitate natin yung gagayahin natin in a positive way. Okay. It empowers us in a positive way. Kumbaga, inspiration mo yun. It discourages us. That leads us to a negative way. Right. Yung correct. NB. Kumbaga parang, kasi ang problem sa ating mga Pilipino, crab mentality. Pag may nakikita tayo medyo ahead sa atin, medyo nakukuha niya yung mga gusto natin ma-achieve, hinahatak natin pababa. Di ba? Yung ganung attitude. Typical Pinoy. I mean, ever since. So, kasi yan yung nakikita mo na embedded na talaga sa kultura natin yan eh. Yeah. Hanggang sa abroad, no, padre, nadadala? Basta Pilipino, yapon. Oh, pero marami namang positive sa atin, pero sometimes dapat ano din, 'di ba? We learn. So balikan natin yung sinabi mo kanina, tanong mo kay Dr. Ong. Yes. Diba? So, may mga tao kasi na sinasabi nila na nakapanood sila ng mga video, halimbawa yung pagpo-promote sa yoga. Yoga at saka yung yoga lang ba 'yun? Yung isinend mo sa akin, yoga ba 'yun particular? Yoga siya pero hindi naman nag-focus si Dr. Willie doon ng maraming oras. Pagdating sa meditation, nag-focus siya lang sa sinabi niya na yung sa nature. Doon ka makakakuha ng marirelax ka, which is true. Walang problema doon sa kuna yun. I think yung binabato lang nila na yung sa yoga, yung sa pampababa ng blood pressure, yung nabanggit nga na yung gumagamit ng mantra. By the way, ito ay public information na sa dami ng na-interview mong mga exorcist. Kumbaga, padadaanin lang natin dito na ang yoga ay parte ito ng
New Age. So it does not conform with our Christian faith and tradition. So bakit nga ba nagkakaroon ng attraction sa mga alternative meditation na sa sa tinatawag na modern sa spiritual modern spirituality, modern age, sa New Age, sa New Age, yes. Bakit sila attractive, yun ang tanong. Yun ang kanon. Napapansin mo, lahat kasi sa atin sa buhay natin ngayon, at akwan tayo, kumbaga, very conscious tayo sa importance ng health. Health. Health, diba? Is wealth. Diba? Mm. Mental health, physical health. Talagang nag-i-invest, yes. Ang daming nag-i-invest ng time. Yeah. Kaya nga, booming ang mga nutraceutical, mga beauty and wellness. Dahil talagang ang tao gustong humaba ang buhay. Diba? So, now, going back to diabolical tactics, diba? Kung, alimbawa, paano ko makukuha ang attention ng mga tao na mabubuti? Mga taong may mabuting kalooban. Mabait. Mabait, ganyan. So, paladasal. So, una-una, may magpipresent ka ng something bad, but in the face of something good siya. So yun tinatawag natin na deception. So yung ipipresent sa iyo na item is good, maganda, kasi ipipresent ko sa iyo yung mental and physical health. Yung benefit. Yan, kailangan natin yan. Magbe-benefit ka dyan. Kailangan natin yan. Okay. So, sa kwan kasi, isa sa mga characteristics na very appealing sa atin when it comes to New Age, yung self-empowerment. Na when you focus on yourself, tumingin ka sa sarili mo, may madidiscovery ka dyan na power within you, inside of you, you will find strength, power, and you will attain peace inside of you. So, kung lalagyan natin ng theme song yan, kasi lalagyan natin ng music, ano sa palagay mo ang, pwede ka mag-suggest, anong music ang ilalagay mo dyan sa activity na yan, halimbawa? I can go a distance. Pwede rin siya, no? Tapos habang... Michael Bolton. Sa loob mo, mangyak-ngyak ka talaga, you find peace. And then, na-discover mo na ikaw pala ay there's a power inside of you. Kaya, sa buhay mo... I believe I can fly. So, it's more of empowerment, di ba? Love you. Okay. Ako naman, the greatest love of all of Whitney Houston. Houston. Kasi sabi sa last part, learning to love yourself is the greatest love of all. Is that true or false? False. Pero very popular song na kinakanta even sa wedding. Marami ang pandito. Deceptive yun, ha? Marami ang nakikinig. Pero nakita nyo ba yung mga messages na inilalagay sa mga popular songs? Pero in short, blasphemy na yun, no, padre? Indirect kasi dahil ginawa mo ng Diyos yung sarili mo. Yun, no. Pero may nakakapansin ba sa mga music natin yung mga lyrics na yan? Wala. Kasi mong ganda eh. Kasi yun na lang na kung lagang pinapakinggan yan, tapos talagang nabubuhayan ka sa sarili mo na dapat ako. Panahon ko naman ako. Pero sa ang sinabi kasi sa kwan natin, sa tradition natin is love your neighbor
as you love yourself. Yourself. Doon kasi sa issue nung the greatest love of all, learning to love yourself is the great. Kasi yung masyado siya nagbigay lahat-lahat sa iba, wala siyang itinira sa kanyang sarili. Kaya ngayon, sarili naman niya ang kanyang iintindihin. Self-love. Yan. Oo. So kasi yung ko na yun, sa part na yun, nag-start siya ng mali na pamamaraan. Yes, yes. Kaya mali din yung magiging resolution na niya bandang uli. Delikato rin yun. Kasi magiging kwan ka na nun, self-absorbed, na makikita mo na yung ako lang ang pwede na magsabi ko ano makakabuti sa akin. Walang iba. Relativism yan, ha? So, dun na yung my body, my choice. Yes. Kaya wala kang pakialam doon. Uso yan dyan sa Amerika. My body, my choice. Pero yun, kapag kalimbawa, sasabihin mo my property, my decision. Paano kung halimbawa, doon sa property ng kapitbahay mo, ay may sumisigaw na help, 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 help. Sigaw ng sigaw. Tulong, tulong. Pinapatay kami rito. Ngayon, will it apply ba yun? Hindi. Sabihin natin, yung may-ari ng bahay, hindi naman siya yung pinapatay. Pero sa loob ng bahay niya, may nagsisigaw na tulong. Tutulungan mo. Kasi yun yung dito yung moral, we have the moral obligation. Lalo na kapag kayong humingi ng tulong nasa teritoryo mo. Does it make sense? Someone correct. Inside your property is asking help dahil naapektuhan yung kanyang buhay. Parang ganda din yun sa akin sa case ng katawang ko, decision ko. Property ko, decision ko. Kung ayaw niyang magpapasok ng ibang tao para tulungan, may moral kan yun, something morally wrong na nangyayari. So yung sa case ni Dr. Ong, no? So ang masasabi ko lang dito kasi kinakailangan padaanin muna natin sa isang proseso yung spiritual diagnosis para malalaman natin na ano, may nabuksan ba siya ng mga doorways para ma-atake siya. Dadaan tayo doon. Tapos, titignan din, i-examinin din siya ng doktor kung may pinagdadaanan din ba siyang mga psychological problems. Problems. So, bago tayo pumunta sa step na patutulungan natin itong tao na ito kasi meron siyang mga nabuksan na doorways na kaya siya nagkakaganyan. So, may mga haka-haka kasi isa yun sa kondon, yung doorway na pinopromote niya publicly. Ang tanong dito, alimbawa, may gumawa noon, nag-practice noon. Will someone be liable for that action? Sa yung mga kwan na yan, yung mga question, moral question na tatanong natin. Kasi hindi naman ang goal natin dito, we are not here to judge, criticize o to put down Dr. Willie. Yung tao ay mamagandang loob na tulungan tayo. So ang tinatalakay natin dito na hindi ito is all about Dr. Willie ngayon, it's all about para sa ating lahat na maging clear sa atin na bago tayo mag-judge ng tao na kailangan ganito, kailangan ganyan, magpatingin sa dito, nakikita ko ang nakikita ko naman doon, definitely na maraming concern kay Dr. Ong na talagang gusto siyang gumaling. Yeah. Tapos, yung iba doon na nagkaroon sila ng knowledge na baka yung mga, kasi dahil nakita nga na nag-comment siya, nag-talk siya about that, baka naka-apekto yun. Yun ako na doon. Pero, to conclude, wala tayo sa position to conclude kung ano yung talaga yung nangyayari sa kanya.
Pero ito pa sa kalatan, once na nag-open tayo ng mga doorways at napakarami na nating na-open, darating tayo sa punto na napaka-vulnerable natin, doon na talaga atake yung demonyo, magkakaroon na talaga ng atake. So, may comment din na regarding doon sa euthanasia. Yes, Padre. Pero gusto ko lang before we conclude, bago tayo pumasok. So, ilig sabihin, Padre, ang opinion mo na diabolical yan o hindi, ay dapat talaga dumaan sa proseso bago ka magsabi kung diabolical yan. Yes, kasi kung hindi siya dumaan sa proseso, hindi tayo... Hindi nag-conclude ka lang dahil nagmamarunong ka. Kasi may alam ko diba kasi sabihin na little knowledge is dangerous. Yeah. Yun ang kwad ko doon. Hindi natin pwedeng i-conclude kagad na diabolical yun. Kasi napakarami rin natin, mas marami ang mga innocent, I would say na inosente, na hindi sila aware na may mga practices tayo na hindi talaga naayon sa turo ng simbahan. Bakit? Nakakasama talaga sa ating spirituality yun at pwede tayong ma-attack. So, correct. It can happen to any members ng ating family, friends. Lalo na sa kultura ng Pilipino, bahagi na yan ng kultura natin yung pagpupunta sa mga mantatawas. Tapos pumunta ka ng Divisoria, punta ka ng Green Hills, at dahil mo makita mga tinitindang mga... Yes. So, I think we should be working so hard like you, working so hard to educate our people kung ano yung mga practices natin na nakakasama sa atin na hindi naman naaayon sa turo ng simbahan. I think yan yung pinaka-major responsibility ng church to educate. Right. Pero yung sa pag-educate kasi, it's very challenging na kasi, di ba, once ang isang bagay ay paulit-ulit natin na ginagawa, nakakalakihan na natin ito at ito ay nagiging tama. Tradition na. Yeah. Di ba sa Pilipinas, sa kultura natin, may kasabihan na parang ganito, hindi ko lang na maalala. Napagisnan na. Kapag ka, yan yung ginagawa ng mga lola at lola mo. Ulit-ulit ng magulang. Sa mata ng bata, ito ay? Tama. Yun. So, kinakailangan na rin talaga na ang mga taong simbahan ay kumilos na. Kasi bahagi na yan. Makinig ka lang ng show sa TV. Or kaya sa YouTube, yung mga interview ng mga showbiz. Makikita mo doon, ang dami nating mga practices as Catholics na hindi talaga tumutugma. Yes. Maski ako, party ako dyan before na hindi ako familiar na marami akong mga nakagawian na hindi tama. So I don't think na in case ni Dr. Willie Ong ay an isolated case, nagkataulong talaga na dahil siya ay kilala, public figure. Kaya lahat ng mata nakafocus sa kanya at maa-atake talaga siya. Yeah. Pero diyan tayo magaling eh. Nagiging instant ano tayo, instant doctor, instant abogado, instant Greek expert. Yeah, totoo yan. Pero on the other hand, even in the form of criticizing or targeting Dr. Willie Ong, nakita ko na mahal pa rin talaga siya ng taong bayan, concern sa pagkakasakit niya. Kaya halimbawa sabihin natin na ako, wala naman akong alam gano sa Ministry of Deliverance and Exorcism, hindi ko alam kung ano yung mga nakagawian natin na mali, na hindi pala tama, na sasabihin ko rin na sana ipadalhin sa alternative, no?
alternative medicine si Dr. Ong. Sana i-try nila ito. Kita mo yung nangyari kay Chris Aquino, pinapapunta siya sa faith healer. Marami na doon na sila yung mag... Alam kasi nila, nila na merong kanyo, may spiritual... Para may involvement, oo. Oo. So something spiritual yung kay Chris Aquino. So something spiritual din yung kay Dr. Ong. Pero kasi, maski din halimbawa sa kwan din sa hospital, dadaan ka pa rin sa kwan, assessment. Process. Hindi pwede na sabihin na, kitang-kita mo na halimbawa, may case kami nito sa Stanford. Ito. Kakilala ko ito. Young couple. Pilipino. Dumalaw sila sa store. Yung babae, pumunta doon, may Mexican na nagtitinda, tapos binlesan siya. May mga ritual-ritual na ganun. Binigyan pa siya ng remembrance. Ngayon, after that, na-hospital siya sa Stanford. May mga nag-move sa kanyang body na parang blade, biniblade siya, gumagalaw. Wow. Dito, palipat-lipat. So, nag-move. So, nagpunta siya sa Stanford and then, nag-MRI lahat-lahat, negative. Ang sabi, negative, wala. May mga cases talaga na pag may nakikita ka mga symptoms, aba, kung halimbawa, inoopera ka agad yun, hindi mo na nila in-assess. Ginawan siya agad nila ng kanyoon, tama ba yun? Mali. Oo. So, yung sa case ni Dr. Ong, hindi natin masasabi na kanyoon, posible ba kung may mga nabuksan si Dr. Ong na doorway. mga openings at nag-weekend siya, posible. Eh kung wala naman na, hindi naman ganun, walang ganun na nangyari, simpleng bagay lang na sabi lang niya na i-promote na ganun, which is common, lahat naman tayo, pagka hindi tayo familiar, yun ang gagawin natin. At saka hindi siya nag-focus ng pandun eh. Saglit lang, napakasaglit lang ng sinabi niya roon. Pero for the record, kung ikaw ay nag-practice talaga ng yoga, possible talaga maging opening talaga sa ito as ng spiritual attack, no? Yes. Padre. Yes. Pero hindi ilig sabihin na pag nag-yoga ka, mapoposes ka na kagad. Ang pinaka, yeah. Maganda yung sinabi mo kasi ang pinaka matagal na attack yung possession. It takes time talaga. Tapos, kinakailangan marami ka talagang mga nabuksan na mga doorways na tapos. And even, lalo na sin, no? Kasalanan. Yan, ang yes. Unrepented, yung hindi ka nagsisi, hindi ka nag-kumpisal. We're talking about Catholics, ha? Right. Oo. Kasi ito, babalikan natin yung sinabi ni Isaiah chapter 5, verse 13. My people are destroyed for lack of knowledge. Knowledge. Yun. Kaya yung evangelization is a big thing sa panahon natin ngayon. Kasi yung right knowledge, deprived tayo. Mas kon tayo, binusog tayo ng fake news. Naalala ko yung may nagsabi na ano. Busog na busog tayo sa fake news. Yeah. May naalala nga ako yung may nagsabi na mga ibang politiko daw, gusto daw talaga nilang manatiling stupid at mahirap ang ibang Pilipino. Para napakalungkot talagang na makikita natin na yung spiritual warfare is ganyan na talaga. Kasi yung atake is garapalan eh. Saan sila kumukuha ng lakas? Ibig sabihin, very powerful na talaga na humarap ang kadiliman
sa sambayanan ng harap-harapan. Ibig sabihin, full blast na talaga ang kanilang power. Eh, lalo na dyan sa inyo. Ngayon darating election nyo, grabe ang kasinungalingan ngayon dyan, no? Rampant. Pero doon pa rin ako sa principle ng lesser evil. Kung sino yung susuporta sa mga basic right ng buhay, basic right para magkaroon ng dignity ang mga taong may karapatang mabuhay. Mag-start tayo sa conception hanggang natural death. I-jump natin doon sa natural death, padre, about euthanasia. Nabanggit mo na parang isa sa doon sa vlog ni Doc Willie Ong, parang medyo pumapabor siya sa euthanasia. Yung na-experience niya sobrang pain and suffering, which is naiintindihan natin pag nandun ka talaga sa sobrang sakit na gusto mo na talaga mamatay, di ba? Parang... Mm-hmm. Minsan kasi, nasasabi lang natin yun. To describe kung gaano talaga kasakit yung pain na pinagdaraanan natin. As a chaplain, talagang na-expose ako sa mga pasyente na hindi na nila kaya yung pain. And then, yung family, damay din sila dun sa pain. Diba kapag ka ang mahal natin sa buhay ang nahihirapan, halos hindi rin natin kayanin. Pag yung mga magulang, anong sasabihin nila? Di baling ako na lang ang maghirap. Wag lang yung anak ko. Pero yan, maririnig mo rin yan sa mga anak. Di baling ako na po sana, Lord, ang maghirap. Wag lang yung magulang ko. Or sa mag-asawa, Lord, ako na lang po. Wag po yung aking asawa. Oo, sana ako. Pag nagkakasakit yan, naglalagnat. Sabihin mo, Lord, sana sa akin na lang yung ganun. Ngayon, kapag meron tayo yan, lumilitaw talaga yung glimpse ng redemptive suffering. Yung ginawa ni Christ. Bakit niya ginawa yung sakit? Inako niya yung sa cross. Kasi nakikita niya yung consequences ng mga kasalanan natin. Kung ano yung mangyayari sa atin kapag ka tayo lang ang ando doon. So the idea of redemptive suffering, di ba? Si Kristo mismo ang umako sa ating mga kasalanan at siya mismo yung unang nagpasa ng krus at nagpapako sa krus at namatay. Ito yung pinaka idea ng redemptive suffering. Naging redemptive suffering naman yun para sa atin when we use our pain that we are going through to help other people. Amen. Yun. So rather than focusing on our own pain, we can choose to redirect our focus to helping others in pain. So, pwede pala yun. Pwede pala yung halimbawa, aakuin ko na lang yung nararamdaman ng ibang tao. Pwede yun. So, halimbawa yung redemptive suffering, Christ invites us to unite our suffering with His passion. And that when we do this, our suffering takes on redemptive power. May power siya. So, magkakaroon tayo ng shared experience kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Maiintindihan natin kung gaano kalalim yung pagmamahal natin ng pagmamahal ng Diyos sa atin nung naghihirap siya. Kapag naramdaman natin yung pain. Okay. Parang ganito ako, halimbawa, although na hindi ako naging magulang, ha, ikaw naging magulang ka. Pero sabihin natin bihira lang siguro yung kabataan na hindi nagrebelde sa magulang nila, no? Yung hindi nagpakita ng kabastusan, no? Yung
yung talagang nagwala-wala kasi pinaghihigpitan, alam mo yun, yung mga ganon. Bihira lang yung mga bata na hindi ganon. Kasi may mga bata naman na talagang likhang mababait, meron naman na passive-aggressive. Hindi lang nila pinakikita din sa magulang nila, pero sa ibang tao naman nila pinakikita yung galit nila. So, halimbawa, naalala ko ito na may mga magulang na lumalapit sa akin at i-share sila na sinasabi nila na ngayon naintindihan ko na yung nanay ko kung bakit pinaghihigpitan kami ng bata kami. Bakit? Ano ba nangyari? Kasi nung 14 years old daw siya, atat na siya makipag-boyfriend. Tapos ang justification pa niya, kasi father, malaking bulas ako. Nung 14 years old ako, mukha na akong 19, 20. Sabi niya. So talagang ligawin na kagad siya. Tapos maagang na-develop yung kanyang body. Kaya talagang 14 years old pa lang siya, well-developed na. Pero we're talking about hindi to Filipino, Americana. So alam naman natin dito sa US, di ba yung mga teenager dito, talagang well-developed na yung kanila. Malalaking bulas. So. So talagang na pinagkikipitan siya, ang kanyang nanay ay Pilipina. Tatay Amerikano. Dito na dito lumaki. Pinag-iipitan siya kasi hindi niya nagagawa yung ibang makasama niya as a teenager, talaga involved na sa premarital sex. Parte ng kultura. Ngayon, gusto niyang gawin yon. Ilang beses na siya nag-attempt, kaya lang nauudlot dahil kasi natatakot siya baka pag nabuntis siya, kung ano mangyari, patayin siya ng... Ganon kasi. Pero dun sa mga ibang parents, hindi ganon yung kanilang approach. Eh, Pilipino to eh. Pilipino yung nanay. Very Catholic pa. So, nangyari, nagrebelde siya. Binabastos na yung nanay niya. Tapos, umiinom. Nagrebelde talaga siya. And then, ngayon, sinabi niya na naintindihan niya yung nanay niya. Kasi nagre-rebelde rin yung anak niya. Yes, yes, oo. So nakita niya yung pain na pinagdaanan ng nanay niya sa ginawa niyang pagre-rebelde kasi right. Nakita niya yung bata nagre-rebelde sa kanya. Oo. Tapos doon niya nalaman na mahal na mahal pala siya yung nanay niya, na anything pala na makakasira sa future ng kanilang anak, mapifreak out ang mga magulang. Kaya nung sa nangyari yun, doon lang niya naintindihan yung value ng pagpapalaki sa kanya na may paghigpit. So sa redemptive suffering, through our suffering, pag in-embrace natin yun, tumutok tayo doon, maiintindihan natin kung ano yung pinagdaanan ni Kristo at the fruit of the cross, mas malala pa yun. So dahil nakaramdam na tayo ng pain, mas maiintindihan natin yung pain na naranasan ni Kristo out of love for our salvation. Amen. Yun yun. Pero, ang kainaman pa sa pandito sa redemptive suffering kasi, we offer our suffering and then we offer our pain as an act of compassion towards those who hurt you as a sacrifice for their salvation. So yung maganda rito kasi yung suffering natin, pwede natin itong i-offer pa sa mga taong naghihirap. Halimbawa, souls, yung mga souls sa purgatory, yung mga tao na, halimbawa na... Naliligaw ng landas, oo. Conversion, oo. At saka sa mga tao na nakasakit sa atin. Pwede ba yan pa sa pang-sarili mo? Question. Pwede ba yan sa pang-sarili mo? Na intentional, padre? Pwede mong sabihin gusto kong, na ang tinatanggap ko itong suffering ko bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Halimbawa, sabihin natin na di ba may mga cases na sabihin natin na mahal na mahal mo yung girlfriend mo. Tapos kwan ka, barumbado ka, addict ka. Tapos
sabi ng kwan mo ng babae, bumalik ka lang sa akin kapag matino ka na. So, pupunta ka ng rehab. Sa rehab, yung buhay mo doon hindi madali. Pero dahil mahal mo yung babae, tatanggapin mo lahat. Oo, tatanggapin mo lahat kasi gusto mong ma-clean. Gusto mong maging malinis para makabalik ka sa kanya. Mm. Balik ka sa akin kung ikaw ay kwan. Maayos na. Halimbawa, gusto mong maging atleta, gusto mong maging sabihin boxer, eh ang pet-pet mo, sasabihin na ganun eh, balik ka rito kapag kaganto na weight mo. Yeah, so, yeah. Magsasacrifice ka, may gagawa kang problema, programa, and then you become faithful, magbubuhos ka rin ng, kwan mo, ng effort. Pero ito yung tinatawag kasi na, kwan eh, na mortification. Ginagawa mo yon para sa kabayaran ng iyong mga kasalanan. Yes, pwede mong gawin para sa iyo yun, mortification. Pero kasi itong kwan kasi, itong redemptive suffering, ino-offer mo sa ibang tao. Mm. Yung isa naman, mortification. I-offer mo para kabayaran ng kasalanan mo. Pero balikan natin yung experience ni Dr. Ong na nasabi niya yun. Yes. Yun kasi is posibleng masabi ng mga taong nakakaramdam. Initially. Pero yung mga dumadaan sa assisted suicide o euthanasia, it is a series of contemplation. Hindi ganun kabilis yun. Yung kay Dr. Ong, pag susuriin natin as a chaplain, yung span of time niya, hindi yun premeditated. It doesn't look like premeditated kasi ang bilis ng span of time. Yan yung mga tinatawag na spiritual distress na pinagdadaanan ng mga pasyente na naghihirap na pag naisip nila yun, talagang maisip lang na pumabor. Pero hindi pa yun na sabi na pag tawag dito yung na pag meditate na ba niya talaga na pag-isipan ng malalim na malalim, hindi na gusto niya. Kasi ako dumating din ako sa puntong ganyan nung 2000 I started experiencing yung pain sa likod, sa tiyan, palipat-lipat nung na-ordain ako, and then mga 2006 yon, and then 2011 pasakit, hindi na ako makatulog ng the whole night, hindi na ako nakakatulog sa pain. Tinanong ako ng doktor ko, sabi, rate mo from 1 to 10. Yung pain, ang sabi ko, gusto ko nang mamatay. Yun ang sagot ko. Papunta na yun sa euthanasia. Yes. So, makwan kasi yung sa kanya, it's too early to judge Dr. Willie dahil nasabi niya yun at that particular interview ni Jessica Soho na naisip, sinabi nga na naisip niya na kwan, na hindi ko na matanda yung word for word, parang naisip niya na sumang-ayon sa euthanasia. Natural talaga yung na maisip ng isang tao yung pain na yun, lalo na kung kwan na talaga matinding. However, meron akong however, Brother Adrian. Ano yan, Pads? Kapag ang isang tao naman ay napakalalim ng kanyang relationship with God, pinag-usapan natin yung spirituality ngayon ha, malalim yung kanyang relationship with God, hindi niya maiisip yun. Boom. Yon. So, meron ka ng idea. Road to holiness. Ah, road. Parang, yes. Ano yan? Sign ng pagiging banal. Talaga nakakuan ka, nakatuon ka sa Panginoon. Kaya babalikan natin ngayon yung issue ng yoga. Mm. Pwede po? Balikan natin yung issue ng yoga. Sure.
Balikan lang naman yan. Babalikan natin yung yoga kasi etong yoga kasi ang kanyang focus niya is mindfulness. Ibig sabihin, you enter in the state of self awareness. 'Di ba? Pagka nag-yoga ka, self emptiness yan eh, parang correct. Self emptiness. Tapos gumagamit ka ng mantra, ng meditation. So, dalawang bagay ang nabanggit natin dito. Mag-start muna tayo dun sa kwan, self-emptiness. So, bakit nakakapasok yung demonyo sa katawan ng tao kapag iniwanan ng tao yung kanyang sarili, yung consciousness niya, in-empty niya? Bumubukas yung doorway doon. Kaya nakakapasok sila. Doon na pumapasok yung mga attack. Kaya may mga cases na through Reiki meditation. Familiar ka doon, Brother Adrian? Reiki. Yes, Reiki. So, Reiki meditation na oppress. Na oppress talaga yung isang tao. After nung Reiki meditation na yun, ang nangyari sa kanya, he started hearing voices. Oh. And then, so nagbukas yung third eye niya? Yes. Hmm. Tapos, one single appointment. Wow. And then, sumunod na nun, after that, nag-progress pa. Parang biniblade daw yung loob ng kanyang muscles sa katawan. Grabe. Oo. So, nakakapasok sila pag in-empty mo. Kaya yung mga exorcist, di ba? Kapag ka na-deliver. Nagtanggal ng demonyo. Bakante yun. Sinisil nila yun. Kapag hindi mo sinil yung bakante na yun, Babalik pa sila, papasukan nila yun. Papasukan pa rin yung mga bakante na yun. Pag bumalik sila 70 times 7, mas madami silang mas malakas pa. Yung empty space. Kaya dapat sa ating sarili, walang mga empty space for them. Sealed lahat dapat yan. Walang empty space. Ngayon, so yung yoga, sila yung mga papunta sa mindfulness. Yan eh, yung pumapasok sila sa state of self-awareness. Pagpapakinggan mo yung self-awareness, parang ang ganda, di ba? Diyan sa self-awareness, diyan mo madidiscover na meron ka palang power. Kaya mo palang mag-heal. Through your own effort. Yun. Inside of you, there is a power. Kaya kinakailangan, ang target mo, you go deeper doon sa core ng sarili mo, yung self-emptying, self-awareness. Para makita mo yung, you go deeper. Kasi ang ginagawa na dyan, you get out of others. Diba? You focus sa breathing, you focus sa magagamit ka ng mantra. Yung binigay dito, halimbawa, yung om, om, om. According to exorcist, yung om na yan ay name of God. Goddess. God. Hindi ko alam kung babae yun o babae. Pero it's a name of a fake God. So, pagka may God and Goddess na yan, yan tinatawag na demonic yan. Kasi sa kultura halimbawa ng mga tao sa Egypt, halimbawa, o kaya punta ka sa Athens, sa Greece, diba ang kanilang tawag is God, Goddess. Sa probinsya ko yan, Pads, sa Greece. Diba? Yung mga sa yun, probinsya ko yan. Diba? Ano ka? Probinsya ko yan sa Greece. Yung Greece na yan, diba? Mga goddess na yan, sino ba talaga sila behind? The face of God and goddesses.
Evil spirit, di ba yung nakakuan dyan? Yung nakakonect? Hmm. Right. Mga evil spirit, but in the form of God. Yes. So ngayon, ano yung pinagkaiba niyan sa meditation ng Catholic? Itong sa New Age, sa meditation na yan. So, doon sa mindfulness, sa New Age, they enter in the state of self-awareness. Kaya nga dyan yung magiging negative, magiging attitude ng tao is na ako lang ang may karapatan mag-define ng identity ko. Yun. Kapag ka hindi ikaw, hindi yung biological reality, kumbaga, ako lang nakakaalam ko anong gender ko. Ako lang nakakaalam ko anong mabuti sa akin. Nirerespeto kita bilang kaibigan, nirerespeto kita bilang ama ko, nirerespeto kita bilang magulang ko, pero hindi nyo alam kung ano ang talagang makakabuti para sa akin. Ako lang. Hindi nyo alam, wala kayong karapatan na sabihin kung sino ako. Ako lang makapagsasabi kung sino ako. Kasi kapag nagpa-practice ka ng ganito, mga meditation ng mindfulness, yoga, anything na new age meditation, pumapasok ka sa state of self-awareness. Kaya ang dami mo nang nangyari sa'yo. Does it sound familiar ba doon nangyari sa paraiso? Yes, oo. Yun nga yung sasabihin ko eh. Yung yeah. Parang the boys. Kaya ba't Adan, nagkaroon sila ng self-awareness na you can na wala yung like sense that. Nila. Dito na yung nalaman nila yung di ba na ubad sila, ganyan. So, pero yung self-awareness na ito, sapat naman sa New Age, more on self-empowerment. Nagiging little God ka na. Hindi mo na kailangan ng medicine kasi sa meditation mo lang nakakapagalit yan. Nare-restore yung health mo. Na-achieve mo yung peace. Kasi may positive effects talaga ang meditations. Ito, talagang proven na ito. Ano ba yung mga positive effects ng meditations? It reduces anxiety. Stress. Oo. Kaya nga dito pumasok sa kwan kay Dr. Willie na isa sa mga technique na pwedeng gawin is yoga meditation. Yung yoga. Kasi it reduces anxiety and then it increases sense of peace and well-being talaga. Pero yung pinakaiba dito sa peace na ito, it cannot be prolonged. Momentarily, may mararamdaman ka ng peace. Pero ipakikita ko yung pinagkaiba nito sa Catholics. Okay? Okay. Sa Catholic kasi, yung peace na yan, makukuha mo pa yan ng fullness kapag ka ikaw ay nakipag-reconcile. May forgiveness. May element of reconciliation, forgiveness, humility. Pero dito sa Kwan, sa pinopromote ng yoga and mind, ng New Age, ng mindfulness, any meditation, sa kanila, they don't say anything about makipag-reconcile ka muna, maghingi ka ng tawad, magpatawad ka, magpakumbaba ka. Walang element ng conversion pagdating dito sa mindfulness. Makukuha mo na yung ma-attain mo na yung peace dyan eh. So, walang nagbabago sa spirituality mo, walang nagbabago sa sarili mo, walang nag-i-improve sa buhay spiritual mo. Kasi hindi mo na kailangan yan. Mag-kwan ka lang, mag-yoga ka lang, mag-meditate ka lang, makuha mo na yung peace. So, ngayon, ang tanong, totoo ba yon? It's true good to be true. Doon pala magsuspecha ka na. Kung may binibigay man siyang peace, sense of peace and well-being, temporary yan. Hindi katulad na ang sa Catholic,
yung meditation na ginagawa mo, it leads you to humility. It leads you to see things clearly na nagkakaroon ka ng enlightenment. Nakikita mo na, ay, may nagawa pala akong pagkakamali. Ay, kailangan kong, it's about time na ako naman ang hihingi ng sorry. Or, it's about time na magpatawad na ako. So, may nangyayari sa iyong healing, may nangyayaring conversion, may nangyayaring transformation. Nagbabago ka, nagiging better version ka ng sarili mo, nagiging Christ-like ka, nagiging kamukha mo si Kristo sa pag-iisip, amen, sa decision, damdamin, paggawa ng isang bagay, pagtanaw sa isang sitwasyon, pagtanaw sa isang tao, nagiging katulad mo siya. Dito, sarili lang ang focus mo sa mindfulness or itong sa sinasabi natin na New Age meditation. Sa Catholic faith naman, ito yung focus natin, di ba? Sa mindfulness o yoga or sa tawag dito sa New Age meditation, yeah, we enter in the state of self-awareness. Pero sa Catholic tradition, we focus on into the state of abandonment to the will of God. Yun. So ngayon, Brother Adrian, nakita mo yung difference? Yung isa, enter in the state of self-awareness sa sarili lang. Selfish. Ito naman, ang focus natin, state of abandonment to the will of God. Sinusurrender mo yung iyong kalooban sa kalooban ng Diyos. Correct. And then, dito sa Catholic, we remain in the present. Not for the sake of the present. Kasi pag doon ka sa mindfulness, nakapuan ka, focus ka lang sa present. For the sake of the present. Ngayon. Kaya pwedeng bumaba ang kwan mo, ang anxiety mo ngayon. So nakikita mo yung effect talaga. Tapos nakikita mo yung nagkakaroon ka ng greater awareness of the present moment. Kasi nga, nararamdaman mo yung tibok ng iyong puso, yung hininga mo, yung kwan mo, yung veins, di ba? Yan yung meditation eh, na self-awareness na at the present, yung breathing mo, di ba? Yun yun. Moment yun, nagiging aware ka sa moment. Kaya yung mga dinaramdam mo, nawawala. Nare-reduce. And then nag-i-increase yung peace and well-being mo sa present. Pero sa Catholic tradition ng meditation, we remain also in the present. Not for the sake of the present, but for the sake of discovering the voice of God as He speaks to us in each moment of day. So, my Diyos, sa Kanya nang gagaling yung lahat ng kapanatagan, yes, na nakukuha natin. Doon sa New Age, tinatanggalan tayo ng relationship with God. Kaya napaka-dangerous. So, kaya napansin ko, Padre, no, yung like yung law of attraction, same din yan eh, no? Kumbaga parang different area lang ng buhay natin, no? Pero same concept. Diba? Makikita mo yung, kaya dito matututo ang tao mag-discern kung ano ba talaga yung para sa Diyos at yung para sa ibang espiritu. Tinatanggalan tayo ng relationship with God. At binibigyan ng emphasis yung sarili natin. Kaya nga tayo minsan nagre-rebelde eh. Sasabihin ibang tao, hindi mo naman sarili mo. Diba tayo naman magagalit tayo, yung rebelde tayo kasi naapi yung sarili natin. Parang binibigyan tayo dito ng attention sa sarili natin na meron tayong kakayahan na maka
ma-experience, ma-attain ang peace within us. Gagaling ang mga sakit natin kasi yung energy, nagkakaroon ng balance, nagkakaroon ng mga kanyan, epekto na makakabuti. Totoo, pero at that moment. Yung sakwan naman, sa Catholic, we remain in the present for the sake of discovering the voice of God. Kasi doon na yung minsan, makaka-experience tayo ng enlightenment, consolation. Alam ba yung tinding galit natin, tapos nag-meditate tayo, may lilitaw na enlightenment sa atin na na bibigay ng Diyos, bibigyan tayo ng grasya na napapasensyaan ko na kasi baka ganito lang yan, baka ganito, baka may dinaramdam lang yung tao kaya kami nag-away, baka kaya siya masungit dahil maraming dinaramdam, hindi natin. So nakakakuha ka ng mga inspiration, good thoughts, enlightenment from the Holy Spirit while you are disposing yourself, abandoning yourself to the will of God. Nadidevelop ngayon yung trust natin sa Panginoon. Nadidevelop yung ating spiritual immune system. Lumalakas siya. Amen. Hindi siya basta-basta na naiimpluwensyahan ng external pain, external maltreatment sa atin, ibang tao, yung mga taong nakasakit sa atin, hindi basta-basta yan na pumapasok, nagpe-penetrate para kanin tayo ma-atake. Kaya yung dito pa lang sa kwan, sa meditation na yan, nakikita mo, iba yung focus. And then, yung Holy Spirit, siya yung mag-lead sa atin. The Holy Spirit lead us not to emptiness. The Holy Spirit leads us to initiate encounter with God. Siya yung mag-lead para ma-encounter natin yung kwan. Yung isa naman, nililid yung kwan naman, yung mindfulness, nililid tayo sa emptiness. Yeah. Mm. Ganda na. Kaya... Sige, Padre. Kaya tawag dito, ang unang-unang pinapromote kagad nila yung sa New Age na bakit ka pupunta pa sa iba, pwede sa sarili mo, ang dami mo nang magagawa. Yes. Wala pang makikita sa'yo. Very pero, common yan, naririnig ka yan. Diba? Ito yung tinatawag na kwan na malaking sakit ng lipunan, secularization. Yan ang magiging number one na problema ng ating simbahan ngayon. Yung sinatawag na secularization. Yung pagtatanggal sa mukha ng Diyos sa lipunan. Itong mga New Age, pagtatanggal yan, tinatanggal ang mukha ng Panginoon sa ating lipunan. Ano pa, di ba? Bawal na magdasal sa mga schools. Bawal gamitin yung pangalan ng Diyos kasi we need to accommodate also those who do not belong to any faith tradition or those who do not believe in God. Yan yung inclusivity sa ating faith. Grabe. Kaya pero so, usapan natin ngayon about the case ni Dr. Ong, it is more of a pastoral approach sa mga tao na especially yung hinuhusgahan natin, binibigyan natin ng verdict, nagbibigay na tayo ng prescription kung anong dapat gawin niya, hindi naman dumaan sa masusi at tamang proseso na pag-a-assess sa kanyang spiritual at sa kanyang physical. Yung kanyang medical assessment, meron siya. Pero pag sinabi kasi natin ipa-deliver, ganyan, padadaanin mo rin yan sa spiritual assessment or spiritual diagnosis before you recommend.
Pero karamihan naman siguro sa mga nagsabi noon, ang kanilang ibig sabihin siguro, tulungan nyo si Dr. Willie Ong. Kasi nagmamalasakit sila. Mahal nila. Kasi minsan, we need to read between the lines. Para naman hindi naman talaga gusto nila na mag-judge kay Dr. Ong. Yung iba rito. Yung sa kanila. Tama. Pero definitely there is no doubt na they support him kasi gusto nila na gumaling siya. Kaya lang, tama, may mga iba naman dyan, may kasamang judgment pa. Na ay nasapian na yan, ay ganito, 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 ganito. Ay, kinulam, o oh, kinurse yan. Ang tandun, nangyayari ba yun? Posible? Posible. Ang kulang is posible yung tandun. Pero ang sinasabi ko lang, hinay-hinay lang tayo kasi kinakailangan padaanin din natin sa right process para pero, masabi na. Ang ganda na sinabi mo sa akin na nung nag-usap tayo na siya ay may devotion kay Mama Mary. So, imposible siyang maposes. Napaka-imposible siyang maposes. May devotion siya sa mahal na birhen. Tapos, ina-acknowledge niya. Kahit imperfect. Kahit imperfect. Oo. At saka, una-una, ang possession, kinakailangan may pahintulot din siya. Kung halimbawa, nag-invite siya ng demonyo na, punta ka sa akin, inatawag mo. I don't think na si Dr. Willie, nagpa-practice naman siya ng Catholic faith niya. We do not know yung kanyang personal spiritual life. I do not know personally. Pero ang impression ko sa kanya, may request siya talaga sa mahal na birhen. So, pag meron kang relationship kay Mama Mary, so imposible talaga na maliban lang kung marami ka ng mga nabuksan-buksan na mga kwan. Pero mahihirapan ka pa rin kasi tawag dito pipigilan ng mahal na birhen kahit anong talino. Pipigilan yan. Ano yung sinabi mo example nun yung nag-usap tayo nun? Sabi mo, Padre, yung isang case? Oo. May isa kasi nga exorcista na devotee talaga kay Mama Mary. Ngayon, nag-aantay lang ito talagang demonyo na mag-retaliate dito sa exorcista na ito na makapagbukas. Amerikano ba yan o Pilipino? Hindi na natin sasabihin. Marami ngayon, naman yan eh. ngayon, sabihin natin dahil ba itong exorcista na ito nakapagbukas ng doorway. Siyempre, inaantay-antay talaga ng kwan yan, ng demonyo. Ngayon, gusto na niyang atakihin at patayin itong exorcism na ito. Hindi magawa-gawa kasi nga binablock ng mahal na birhen. Grabe. Na-interview ko na ba yan? Ha? Na-interview ko na ba yan? Alam mo, maraming pusa ang napaso dahil sa curiosity. Karino ko dito na tawag nito, hindi ka nga gagawa nga ang mahal na birhen ng pamamaraan para maligtas tayo eh. Ganda nun. And siguro, Pads, before we wrap up, kung makakausap mo ngayon si Dr. Ong, ano ba yung spiritual advice or guidance na pwede mong sabihin sa kanya? Na pwede makatulong sa current situation? Yeah. Kasi si Dr. Ong naman ay isang mabuting doktor. Ang hangarin talaga niya, hindi lang pang sarili, ang hangarin niya isa mabigyan talaga ng hustisya ang sambayan ng Pilipinas, mabigyan ng hustisya lalo na sa kwan, sa larangan ng healthcare. So kung si Dr. Ong ay may malasakit para sa kalusugan at saka sa kapakanan ng ating
ating physical body, how much more papag-uusapan din natin yung kanyang concern pagdating naman sa kabuuan ng pagkatao, no? Kasi when you help the person physically, it also improves yung spiritual condition ng tao. Gumaganda rin yung spiritual condition. Mas nagiging acceptance siya. Mas nagiging sensitive yung ating spirit sa positive na bagay kapag ang ating katawan ay malusog. So, pangalawa, nakikita ko na mabuti ang kalooban talaga na ni Dr. Ong na sa susunod, Dr. Ong, i-con mo rin, i-include mo na yung importansa ng Panginoon. Although ini-include naman niya, lagi tayong manalangin sa Panginoon. Ini-include niya, lagi niyang sinasabi yung Panginoon. I think nagkaroon lang kasi ng taint yung image niya nung nadikit dito yung paniong siya ay nagpa-practice ng mga bagay na kontra sa Catholic faith, na wala naman ni isa sa atin na ang right person to talk about that kasi hindi natin na lang ang totoo si Dr. Ong nung nakakalam. Ipagpatuloy mo pa po, Dr. Ong, ang yung iyong mga layunin para sa kanpo, no, sa ating bayan. Pinagdarasal po kayo ng maraming pari dito sa Diocese of San Jose. Nagulat nga ako sa umatenda ko ng misa sa St. Maria Goretti sa San Jose. Dati kong assignment to na kung ako nagulat ako kasi yung pari doon, kaibigan ko, talagang nakikinig siya kay Dr. Ong. Kasama talaga siya sa mass attention. Oo. Kapag ikaw ay halimbawa nanonood ng YouTube, kaya yung mga kwan doon na kwan sila na pagganyan sila naman, sakit siya, kilala siya. So, ipagpatuloy niyo po yung inyong pagtulong, Dr. Ong, at saka sana po magkasama-sama tayo na sa pagpo-promote ng ating pananampalataya para yung ating kalusugan sa pangangatawan at kalusugan pang espiritual ay magkasama. Yan. Amen. Lalo kahalaga ang ating kalusugan sa katawan, huwag din natin sanang pabayaan yung ating kalusugan pang espiritual. Amen. Grabe, ang ganda nun, Padre. So, very relevant ang mga sinabi mo at very practical, especially in our spiritual lives. Kung yung mga binahagi mo or spirituality, actually sabi nga ni Father Chad Ripper, your basic spirituality na dapat gawin natin bilang Katoliko to live a holy and pious life, at ang ganda nun, and redemptive suffering, nire-remind mo yung suffering is a blessing, di ba? That opportunity for us to offer it to the Lord, to be one with the suffering of Christ, and which is yun yung talagang ever since nung nalaman ko yung concept na yan, talagang every time I suffer, I offer it to the Lord. At yun, so napakadami ang napakaganda naging usapan na to, Father Randy, at maraming salamat dahil alam ko napaka-busy mo sa ginagawa mo ngayon dyan sa yung as a hospital chaplain sa inyong diocese. So, thank you so much for this opportunity. And mga ka-faith, let's also include Father Randy to our prayers. Ayan, sa kanyang ginagawa, patuloy siyang gamitin ni Lord at protektahan sa anumang spiritual attack and harassment. Alam naman natin, pag mga ganitong ina-expose tayo, prone talaga tayo dyan for anumang atake na pwede ibato sa atin, and especially yung mga shepherd ni mga shepherd na katulad ni Father Randy. And also let's pray for Dr. Willie Ong sa kanyang condition. And yun, thank you so much, Father Randy. And also we'll take this opportunity pala, Pads, to promote this movie. My daughter, write about my mercy toward tormented souls. I cannot punish even the greatest sinner,
if he makes an appeal to my compassion. A sign in the heavens of this sort. All light in the heavens will be extinguished, and there will be great darkness over the whole earth. There will come forth great lights, which will light up the earth for a period of time. Young or old, they will see the good they have failed to do and the bad they have done. Everyone will find themselves all alone in the world. What they see and hear, you may ask, is it real? Is it a hallucination? It was like right in the moment about my whole life. My whole life in a matter of minutes. Vi toda mi vida pasar por delante de mí. Creía que moría ese día. And it will spread quickly like fire. Well, you might say a final chance, a final warning to wake up and go on the other path. Souls that make an appeal to my mercy delight me. To such souls, I grant even more graces than they ask. Ayan, so yung question mo, it will be shown on October 17 sa US Theater, Padre. October 17. 17? Or 18? Nakalagay dito sa website, October 17. 17? Hintayin ko yan. 17. Yes. It was endorsed by dalawang bishop dyan sa Wisconsin, si Bishop David Ricken. You know him, Padre. Bishop sa Wisconsin. Wisconsin. Saka ni Archbishop Rogelio Cabrera Lopez ng Head of the Conference of Catholic Bishop in Mexico. So yan. Based yan sa private revelation and mga prophecy ng mga ating Catholic saint. Yung illumination of conscience. They are familiar with that. So, napakaganda. Actually, nagkaroon na ako ng advanced screening, napanood ko na siya at napakaganda nung pagkakagawa ng actually documentation siya, pinagsama-samang story about mga tao na ka-experience ng illumination of conscience and balance, may faith, may science, alam mo yun. So, ang ganda nung pagkakagawa ng movie na to. So, highly recommended and syempre soul striking at talaga makukonsensya ka na mag-confess palagi. Wow. Every time makagawa ka ng kasalanan. Syempre parang ang goal natin is to have a good relationship with the Lord. So yun yung ipaparating na movie niya. So maganda. At syempre at the end of the day yung madakilang awa ng Diyos sa buong mundo. Ayan. So, Father, maraming salamat ulit sa pagkakataon na to. And any last words sa ating mga nanonood ngayon bago kami humingi ng closing prayer and a blessing? Opo. Ito po yung aking mensahe sa ating mga taga-panood po at saka taga-pakinig. Na napakahalaga po talaga na pinangangalagaan natin yung ating pangangatawan kasi kung pwede po natin maiwasan yung magkasakit at ma-enjoy naman natin yung ang ating kalusugan, in the same manner po, sana pahalagahan din natin yung ating buhay pang-espiritual. Pinapaliguan din naman sana natin yung ating kaluluwa kapag ito ay nadudungisan na ng ating kasalanan at sana ay pinaliliguan natin ito ng malakas, inaalagaan natin, sinisipilyo natin tulad ng pag-aaruga natin sa ating sa katawan. At higit sa lahat po,
kapag inalagaan natin ang ating buhay, pang-espiritual at pangangatawan, pangalagaan din natin yung ating mga kapwa-tao gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. At kung maiwasan po natin ang maghusga sa ating kapwa, ang magpalaganap ng mga fake news katulad po ng mga malisyosong mga comments na binibigay natin sa tao sa kwan po sa social media. Ito po, tandaan ninyo, sa lahat po na babanggitin yung mga salita na nakasira, nakadulot ng pighati at sama ng loob at sakit sa ibang tao, tayo po ay may pananagutan diyan. Maaring hindi natin makita ngayon, pero sa susunod na pagkakataon na tayo ay maging vulnerable at dumating tayo sa time na makakaharap natin ng Panginoon, baka dumating tayo sa panpo sa pagsisisi na nasa huli. Kaya mas maganda po talaga na ngayon pa lang iwasan na natin na yung mag-judge sa ating kapwa, magpalaganap ng Facebook. Mas maganda siguro po is maging patas tayo, maging objective, at doon lang tayo mag-focus sa issue. Hindi doon sa pagkatao ng isang binabalibagan natin ng mga paghuhusga. At higit sa lahat, sama-sama po tayo sa journey of faith, journey of holiness. So, isa lang ang ating susundan, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. Salamat Pipa, po. Cristo Rey. So, Padre, maraming salamat, and baka pwede kaming humingi ng closing prayer and a blessing. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming Amen. Salamat po, Panginoon, sa bawat oras na ibinigay niyo sa amin upang kami ay makapagbahagi ng aming kaalaman, ng aming karanasan, ng aming kaisipan sa isa't isa. At tuluyan mo po sana, tulungan mo po sana kami na maging mabuting anak ng Panginoon. Yes, tulungan mo po kami na maging banal at mapaglingkuran namin ang isa't isa at ang aming simbahan, ang aming pamilya, ang aming bansa at ang aming sariling lugar kung saan kami namumuhay. Tulungan mo po kami, basbasan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesu Cristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Wow! So, thank you so much, Father Randy, at hope to see you again sa another episode ng ating talakayan, Tea for the Soul, at I rest assured that I'm praying for you always at ng aking Hello mga faith, Brother Adrian Milag here, at gusto ko palang magpasalamat sa Merchiful team for creating our Catholic merch dito sa Adrian Milag TV merch, itong magaganda nating merch. Kunyari, ito sinusuot ko, yung Our Lady of Guadalupe. At mga ka-faith, sa mga nagtatanong at interested to avail this Catholic merch, at marami pa tayong mga katulad nito mga design, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Pwede kayong mag-avail sa mismong Merchiful shop at sa Shopee. Ayan, so mga ka-faith, i-avail nyo na yan. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless.